Divine Stevie po at your service. Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and hit the verification bell. Maliwanag po sa ating lahat yung paano mabilis na gustong tukdin ni Pangulong Duterte yung kanyang sinabing tulong para sa tao. Bagay na pinagpapasalamat natin muli, no? Sa mga ahensya ng gobyerno na ngayon ay talagang masinop, mabilis na kumikilos. At bagay na pinagpapasalamat natin sa dalawang liderato ng ating Kongreso. Ang ating Kongreso na si Speaker Alan Cayetano at sa Senate President Tito Soto, sampu ng kanilang mga kasamang mambabatas na congressman at senador. Ito na ang epekto ng bayanihan do. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mga kababayan, I hope maliwanag po sa atin ang proseso at epektong, buting epekto ng batas na isinulong diyan sa mga taong gobyerno at sa mga nagpapatupad. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, mga kababayan, pangalawa, nais ko pong ibalita sa inyo yung panawagan natin kahapon ng pagkakaisa at maiparamdam natin sa tao ang pagmamalasakit sa kapwa. Nais ko pong ipabatid sa inyo, tumawag na po ang Deputy Secretary General ng Kongreso, no? House of Representatives, no? Kasalukuyan sa pamumuno ni Speaker Cayetano, ni Majority Floor Leader Martin Romualdez at ni Congressman Pulong. Ang mga congressman po, humigit kumulang na po as we speak sa ngayon pa lang ho, dahil kinokontak pa ho yung iba. 117 congressmen ang nagbigay ng kanilang sweldo para sa Mayo. Idodonate po ng mga congressman ang kanilang mga sweldo, buong buwang sweldo. 117 na po as we speak, and we were informed by the Speaker of the House yung actuation ng ating mga congressman. Dito naman sa lungsod ng Maynila, si Congressman Manny Lopez at si Congressman Roland Valeriano, si Congressman Yul Serbo at Congressman Benny Abante ay ganun din at ibinigay na nila ang intention nilang i-donate ang kanilang sweldo kasama ng 117 na congressman sa ating bansa. Ngayon, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga taong nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa ating mga kababayan. Baby steps, small steps towards unity and towards to the direction that President Rodrigo Duterte tinawag tayo. Sabi, is asking for solidarity. So, I think ito na po yung sinasabi ni Pangulo na kapag tayo nagkakaisa at wala munang away-away sa politika, ay tingin ko mas marami tayong ma-achieve na mga bagay na upang labanan ang ating kalaban na si COVID-19. In fact, just for the record, Congressman Benny Abante raised 2 million pesos already, and out of 2 million pesos from his church, or the Baptist Church, no, 500,000 of it ay galing kay Congressman Benny Abante. So mga kababayan, nakikita po ninyo na kapag talaga pong nagkakaisa at sama-sama ang mga taong pamahalaan, at sabi ko nga, ang panawagan ko, por Diyos, por Santo, ano muna, 90 days ceasefire. Wala muna ng politics. Let's just go on with our small steps, effort, united, facing one front, which is our enemy. The real enemy is COVID-19.
Kaya po sa inyong lahat, sa mga pribadong sektor, ako napakarami pong tumawag sa panawagan natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga politikong tumawag, maraming maraming salamat sa inyo sa bumubuhos ninyong tulong sa lungsod ng Maynila at sa bansa. So, yan po ang update natin sa tinatawag na Social Amelioration Program. So, ngayon naman, mga kababayan, ay nais ko ring ipabatid sa inyo. Kausap ko po si Vice Mayor Hani Lacuna kanina at napanood din nila yung ating panawagan kagabi at natutuwa po kung ipaalam sa inyo mga tagalungsod ng Maynila. Ang buong konseho ng Maynila na pinamumunuan ni Majority Floor Leader Joel Chua at ni Vice Mayor Hani Lacuna ay nagbigay na ng kanilang tugon sa ating panawagan. Kasama ang inyong lingkod, ang lahat ng sweldo namin ngayong darating na Abril ay aming ibibigay sa PGH Hospital para tulungang palakasin lalo ang mga kakayanan ng ating mga frontliners, particularly sa medical sector or health sector. Yan po, natutuwa po ko. Maraming salamat mga konsehal ng Maynila. Okay, Vice Mayor Hani Lacuna, maraming salamat sa inyo. Abutin po halos ng 4.7 million pesos ang ating na-raise na tulong at konting sakripisyo ng mga politiko sa ating syudad. At malugod ko po yung ipinaalam sa inyo, mga kababayan ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At salamat sa inyo. Kaya, mga kababayan, unti-unti na pong nagkakaisa ang mga politiko, mga ahensya ng gobyerno. Nagkakaisa tungo sa panawagan ng ating Pangulo. At sana, tayong mga mamamayan ay tumugon na rin sa panawagang simple lamang na pwede natin at kaya natin tupdin. Social distancing, quarantine, self-discipline. Tingin ko po, may awa ang Diyos. Tingin ko, magkaisa lang tayo. Magtatagumpay po tayo. At sa kabila ng ating pagtitiis, alam ko meron kayong dinaranas na kahirapan. Lahat po, marami pong nahihirapan. Pagkaganon man, nais kong ipabatid sa inyo na as of today, ang nabigyan po natin ng family food box no, ay 14,231. No? So, ang total po sa 11th day no, na nabigyan na natin ng food box is 202,694. Yan po ang total. Mahigit 1,000,000 na po ang nabigyan natin na individual. O, kung yan po isusumahin natin sa number o bilang ng pamilya o average numbers of each family in the city of Manila. Malayo pa. Marami pa. Kulang pa. Pero lagi kong sinasabi po sa inyo, no? Ang goal natin ay 350,000 families. Nung unang araw, parang imposible. Ikalawang araw, parang imposible. Ikatlong araw, parang imposible. Pero sa pagpupursige at pinagpapasalamat ko sa mga taga City Engineering Office, taga DPS, taga MSWD, at mga barangay officials na katulong namin, kalain po ninyo, 202,694 families na po tayo. Hindi po tayo titigil. Epesyente so far ang plano. May sapat na salapi. Supplies lang po lagi ang problema. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan. Sa maliit naming kaparaanan, ang kompromiso ko sa inyo, 24/7 ang gobyerno. Kaya kung bakit nakararamdam kayo na may binibigay sa umaga, sa tanghali,
sa hapon, sa gabi, at madaling araw. Basta, the moment na lumanding ang goods or food products sa ating pamalang lungsod, hindi po mag-iinit ang puwit niyan. Dediretso kagad